Dwight Howard, malungkot mang sabihin pero maglalaro nga overseas dahil hanggang ngayon ay free agent pa nga rin siya. Pero bago natin yan pag-usapan, ito muna ang players of the week natin, Paul George and Kevin Durant. Parehas lang naman kasi nilang pinangunahan ng kanilang team na magkaroon nga ng 3 wins and 1 loss sa kanilang last 4 games. At ito ngang si PG ay nag-average ng 33 points per game, 5.8 rebounds and 5.5 assists in 4 games na yan. Ito namang si KD ay in average ay 30.8 points per game, 8.8 rebounds and 6.5 assists per game. Sa pangunguna nga na itong dalawang players na ito sa kanilang team ay medyo nag-improve nga ang kanilang standing. Parehas kasing nag-i-struggle itong dalawang team, ang Clippers ang Nets sa umpisa ng season. Pero ngayon nga dahil sa pag-take over ng dalawang player ngang ito ay nagkaroon nga sila ng 3-1 record. Positive nga yan matapos ng kanilang negative start ngayon. At pag-usapan naman natin sa ating next balita ang sinabi ni Kentavious Caldwell-Pope kay LeBron James at sa team ng Lakers. Sabi niya nga, "Just watching the games, it just looks like there's no basketball over there. It's just playing pickup. It's hard to watch sometimes. I just want to see the spark in him again." So mga idol, hindi organized basketball ang ginagawa netong team ng LA Lakers para nga kay KCP. Masakit nga daw sa mata na panoorin. Yan nga mismo ay nanggaling sa former Lakers player. At totoo naman talaga ang sinabi neto ni Kentavious. Reflection ang kanilang record kung ano ang ginagawa nila sa court. Hindi nga maganda ang kanilang ginagawa kaya hindi maganda ang kanilang record. Kaya nga mga idol, hindi na rin siguro napigilan na magsalita neto ni KCP dahil former team niya ito. Not long ago ay tinanghal na champions itong team ng Lakers pero ngayon ay pang number 14 seed nga sila sa Western Conference. At para nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan na natin ang balita ni Dwight Howard na siya ay maglalaro nga daw sa Taiwan para sa Taoyuan Leopards. Ginulat nga ni Dwight ang NBA fans, ang basketball world sa kanyang balitang ito. Hindi inaasahan na maglalaro siya overseas. Kahit nga hanggang ngayon ay free agent siya. Maraming nalungkot na NBA fans, kasama na rin ang Odol mga idol dahil Hall of Fame etong si Dwight mga idol tapos ngayon ay walang NBA team. Nakakapagtaka nga daw na si DeAndre Jordan ay may roster spot sa NBA samantalang ang Hall of Fame type of player na si Dwight Howard ay wala. Pati na nga rin daw si DeMarcus Cousins ay wala pa rin NBA team. Very disrespectful nga daw ito para sa kalibreng player na kagaya ni Dwight Howard na 3-time Defensive Player of the Year, nakatungtong sa NBA Finals at luck sa pagiging Hall of Fame player. Pero mukhang masaya naman itong si Dwight. For sure na gusto niya lang talaga maglaro ng basketball kaya't pinatulan niya na itong offer ng Taiwan. Ayaw siguro ni Dwight na manatiling nakaupo lang for a year. Siguro kung maging maganda yung resulta ng paglalaro ni Dwight sa Taiwan ay may mag-sign nga sa kanya na NBA team. So good luck para nga kay Dwight Howard sa kanyang bagong journey sa paglalaro overseas.